Hello, mga lalabs, mga vayot, good evening! Mega mega love shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga, Pilipinas, or magandang hating gabi. Oh, kasi mong gabi pa. Magandang umaga, tanghali, hapon, saan man sulok ng mundo, sa mga kapwa ko po, FWs around the world. Mega mega love shout out. Ating topic ngayon ay kumbaga half-breed, mga kababayan, no? Half showbiz, half politician or politics ang ating topic. Kasi may dalawang showbiz personalities ang involved ngayon di umano sa politikong sa mga politiko. Isa dyan ay si Ivana Alawi. Okay, di ba? Bakit involved si Ivana Alawi sa politik, sa isang politician, no? So, ang isa naman ay itong controversial ngayon na hiwalayan po ni Bia Alonso at ng kanyang fiancé na si Dominic Roque. So, ito, si Dominic Roque, di umano, ay hindi alam kung ano yung business, tapos nakatira pa sa mamahaling kondo na ang nagmamayari ay isang very controversial daw na politiko. Kaya dalawa. Surahin po natin, mga kababayan, ang topic dito po kay Dominic Roque, no? Kaya pa tayo nag-vlog ngayon dahil nga ganang sinasabi ko, may politiko po or public official ang involved dito. Kaya showbiz muna tayo kasi may politician naman involved. Ngayon, nireveal ni Christy Fermin sa kanyang reliable source na ito di umano si Dominic Roque ay nakatira sa mamahaling kondo na ang nagmamay-ari ay isang, ulitin ko, controversial na politiko. Sino ba yung controversial na politiko ngayon? Walang iba kung di ang number one ngayon ay si Martin Romualdez. Si Trillanes, hindi yun papatulan ni Dominic Roque. Aso yun. Kasi maingay siya ngayon eh. So marami, siyempre, Duterte, imposible naman. Si Basti at si Pulong papatol kay Dominic Roque. Pa. Si Sandro Marcos, controversial din yan dahil binulgar ni Maharlika sa kanyang vlog na di umano itong chairwoman ng PBA party list na si Migs Nograles ay pinagtulungan at chinok-chak daw nilang magtiyo. Hindi naman ako yun na di umano, ha. Si Maharlika ang nag-reveal nun. Yun. So yun yung mga controversial ngayon, mga kawai. So ang tanong, bakit andoon si Dominic Roque sa kondominium ng very controversial na politiko? At ano ang business? Dahil hindi daw alam ng pamilya ni Bia Alonso kung ano yung negosyo ni Dominic. Ang tanong dito, ito ba ang negosyo ba dito ay polboron? Ano lang naman? Polboron ba? Or yung mga illegal-illegal dyan sa mga asukal, bigas, etc. Yun naman. Tanong lang. So, pakinggan po natin, mga kababayan, itong revelasyon ni Christy Fermin. Nakapagsabi sa pamilya ni Bea Alonso na kailangan pa imbestigahan nila itong si Dominic Roque. Ay, umabaga sa pamantong. Oo, may ganon, may investigasyon. So, parang doon ang galing niya sa prenuptial, ano? Oo. Dapat kumirma. Isa yon. Isa din yon sa mga haka-haka. Di ba, kapag ka mayroong prenup na pinaiimbestigan po sa pamilya ni Bea Alonso, kung ano ba talaga ang trabaho ni Dominic Roque. Ay, oo nga. Di ba? Kasi may sinasabi niyang busy siya sa kanyang business. Ano ang business? Ano yung business? Yung iba sumagot ng monkey business. Kanya-kanya na ng interpretasyon. Kasi walang maipakita sa taong bayan kung ano yung business. Hindi ka talaga pulboron.
Tapos kasosyo niya yung very controversial na politiko. I-ano natin yung isang tabi natin yon. Ang sabi, meron siyang business. Uh-huh. At nakatira siya sa isang super pangmayaman na kondo. Uh-huh. Diba? Uh-huh. Yung mga sikat na artista nga, hindi naglakas loob na tumira uh-huh. doon. Oo, hindi nila kaya. Diba? So, siguro'y gumugulong na yung investigasyon. Uh-huh. Dahil merong nakaalam na, oo, may trabaho siya. Uh-huh. Pero walang definido na sagot kung ano yung trabaho na yon. At ang condo unit pala na tinitirahan nitong si Dominic ay nakapangalan sa isang napaka-controversial na politiko. Uy! Ay! Sumay. Politiko ang sinabi ko, lalaki ha. Lalaking politiko. Sumay shade na kaga. Oo. Ngayon, kapag tin-raise natin, bakit nakapangalan doon sa politiko yung unit at bakit siya ang boss ni Dominic? Ay, grabe! Kayo na po ang bahalang humusga kung ano nababalitaan ninyo tungkol doon sa politiko at sa kanyang mga kaibigan. Hindi po sa amin yan magmumula. Basta ang mahalaga, nakarating po sa amin ka... Gagawin pa tayong manghuhula ni Christy Fermin. So ganito na lang yun. Either yung politiko na yun, boss ni Dominic or jowa ni Dominic. Ang tanong, Dominic, mag-reveal ka. Ikaw ba ay isang Darna or Sirina na kinakabayo ni Shana Nanana na politiko? Kaya lang sinasabi ko ha, sino kaya itong controversial na to? Basta pinangalanan ko na kanina kung sino yun. So yun lang yun. Kung andoon si Dominic nakatira, either siya yung jowa na binabahay doon. Tanong lang naman eh. Eh kasi bakit siya titira doon kung boss niya yung politiko na yun? May something mga kababayan. Either jowa siya or may negosyo silang illegal. Kasi hindi alam ni Bia Alonso pati pamilya kung ano ang negosyo ng kanyang fiancé. Imposible yun, mga kabayan. So the fact na tinago ni Dominic Roque ang kanyang negosyo sa kanyang fiancé na si Bea, hindi alam. Eh dapat lang talagang hiwalayan siya ni Bea Alonso dahil baka mapahamak pa siya doon eh. O ngayon, may malakas ang kapit dahil very controversial yung politiko na yun. Baka yung ayaw na umalis sa gobyerno. Hindi natin alam kung sino. So, yun lang yun ang tanong, Dominic Roque, akla ka ba? Yun lang yun. Basta andyan lang sa dalawa. Either jowa, amo na may negosyong illegal. Yun lang yun. Para sa akin. So ngayon, pupunta na naman tayo dito. Kung kanina yung so, yung yan nag-reveal kay Dominic Ochoa, si Christy Fermin, ngayon naman si OJ Diaz ang nag-reveal na ito daw si Ivana Alawi, di umano ay nakipag or karelasyon daw niya si Mayor, sino ba ito? Albie Benitez. So ayon dito sa balita ng Bulgar na tabloid, kasama raw sa Japan ni Ivana yung rich politician na hiwalay sa asawa. So sabi dito pala isipan sa mga netizens kung sino ang tinutukoy ni Ivana Alawi na boyfriend niya. Marami ang nagsasabing isa itong rich politician na hiwalay umano sa asawa. Inamin ng sexy actress sa vlog ni Bea Alonso na she is dating someone, hindi raw ito kasapi ng entertainment industry. Hindi naman niya sinabi kung ano ang identity ng guy, pero napaka-humble raw sabi ni Ivana. May lumalabas na balita na nagtatanong ng totoo kayang mayamang politiko na hiwalay sa asawa ang sinasabing boyfriend ni Ivana Alawi. Naispatan pa daw sila doon sa Japan na magkasamang nagbakasyon kamakailan. So, di ba dati si Ivana Alawi na involved na parang naintriga din ito na na-chismis din siya na nakarelasyon din daw niya yung si Congressman Dan Fernandez. Naspatan din silang pumunta ng Amerika. mahilig si Ivana Alawi sa may asawa din, ano? At yun, sabi pa dito, sabi pa nga dati,
kapag sinasabi ang Dan Fernandez nga, ay, si Ivana. So, yun, no? Politician. Ang mahilig si Ivana Alawi, kung totoo man to, mahilig siya sa politician. So, meron na siyang congressman, meron siyang mayor, baka sunod senador na. Baka sunod presidente. Naku, Mamsi, wag mo talagang ipalapit si Papsi dyan. Naku, ngiwi-ngiwi dyan, left and right talaga. Patay ka talaga, Mamsi, dahil sa sexy at ganda ni Ivana, patay si Mamsi. Mag-alboroto talaga na parang bulkang mayo. So yan, no, yung balita, totoo kaya or hindi, hindi natin po alam dahil mga chismis lang naman ito. Pero ang masasabi ko lang, kapag si OG Diaz maglabas ng ganitong mga klase ng mga reliable source nila, may ganito, talagang masabi mong 95% accurate. Kasi marami na po sila ni Christy Firmin na mga blind item na nagkatotoo, mga kababayan. At isa na dyan nga yung relasyon ng asawa ni, sino ba ito? Kylie Padilla, di ba? Deny sila. Yung ending. O, si Paulo Contes at saka sino pa yun? Si Ian Santos. Marami. Ito ba yung bago ngayon? Deny pa si Carla Estrada. Oh, sino bang labas? Oh, si OJ. O, oh, yung ending. Last year pa pala, nahiwalay ang Katnil. Pero parang dinideny lang muna siguro dahil inaayos, para maayos pa ang relasyon, hindi sila magtuloyang magkahiwalay. Ganyan ba? Kaya dinideny siguro. So ito kaya ang mga taga-showbiz na ito na si Dominic Roque at saka si Ivana Alawi. Yan, abangan na lang natin ang susunod na kabanata kung totoo bang involved sila sa mga politician. Parang nakakaano, no, na politiko. Tapos, ewan ko. Para sa akin, mas controversial talaga itong kay Dominic Roque. Para sa akin lang. Kasi, siyempre, nakatira siya sa kondo yung may-ari, pinaka-controversial na politician. At hindi alam po. Sabi lang, may business. Hindi alam kung ano ang business. Baka nga, monkey business. Or poor-born business. So kayo na po, manghula. Dahil pinahulaan ni Christy Firmin. So kay Ivana Alawi, oo nga pala. Ito palang mayor na to, bago ko makalimutan, itong si Albi Benitez. Ito pala yung sinasabi ni Kung Arnie Tevez. Puntahan niyo yung kanyang Facebook account. Congressman Arnie Tevez, andun yun eh. Na sabi ni Arnie na siningil niya dahil may utang na 20 million. Na siyempre, di ba ginigipit na yung mga Tevez, pinaguhod ang kanilang mga bank accounts. That time. So parang siningil yata ni Arnie Tevez, si itong Mayor Benitez. Tapos, hindi yata nagbayad at nagdininay pa niya na hindi sila magkaibigan ni Arnie Tevez. Kaya napilitan si Arnie Tevez dati maglabas ng mga pictures nila, magkasama sila dun sa Harvard, sumakay pa sila ng chopper ni Tevez, at kung ano-ano, papatunay na sila ay magkakilala at magkaibigan. Dininay po si Tevez. So ang tanong, kung si Tevez nga kasama niya politician, kalugar nila ni Mayor Albi Benitez, i-deny din kaya niya si Ivana. Abangan natin. Hanggang dito lang. Salamat. Stay safe po. God bless and babu!